It's me, Jenessa Atibagos. Welcome to my channel. And today, guys, gagawa ko ng makeup tutorial, but gagamit ako ng mga makeup products na hindi ko pa na-try. So, guys, nakikita niyo ba yung nakikita ko? Nag-improve yung background natin and wala lang, nag-chika ko lang. So, ayun, guys, without any further ado, let's start. So, guys, tapos ako maglagay ng moisturizer. And we'll move on to primer. So, ang gagamitin kong primer is from Quick Effects. And maglalagay lang tayo sa T-zone kung saan madaling mag-oil up. And bagyan natin ng konti yung cheeks natin. Next, guys, is foundation. And ang gagamitin kong foundation is from Loreal, which is the Infallible Stay Fresh Foundation 24 Hours. And first time ko itong magamit, guys, nabili ko lang ito for 499 pesos instead of 700 pesos kasi nag-sale sila. And tignan niyo, guys, nakalagay siya sa glass bottle kaya hindi siya travel friendly. And pag i-open mo siya, ay may kasama na siyang plastic pump. And guys, I'm in the shade 140, which is golden beige. And mas maputi itong na shade kasi sa akin, guys, kasi marami akong nakitang mga reviews about this product. And sabi nila, nag-oxidize daw itong product na to. And medyo acidic kasi yung face ko, kaya mas lighter na shade yung kinuha ko. So guys, maglalagay ako ng foundation dito sa left side using a brush. And dito naman sa right side is a dump sponge. And maglalagay ako ng one pump dito sa kamay ko. So I will be using a brush. And ito yung side na walang foundation. So, maglalagay tayo ng foundation sa right side using a dump sponge. So guys, gumamit ako ng sponge dito sa part na gumamit ako ng brush. Kasi para sa akin, guys, ha, hindi maganda yung finish ng span, ay, ng brush. Kasi nag-leave siya ng streaks. Or baka siguro, hindi lang ako sanay gumamit ng brush, kaya hindi ako nagagandahan. So, ito na siya, guys, for one layer. And nakikita niyo naman, hindi niya gaanong nakakover yung blemishes ko. Kaya i-try natin i-build up yung coverage niya, guys. Pero alam ko mag-tone down to mamaya. By the way, guys, hindi naman sticky yung foundation pag hinahawakan. And hindi lip-in siya, takit sa feeling. And super lightweight, guys. Parang wala ka lang foundation na suot, parang ganun. And hindi naman siya yung sobrang matte, kasi parang may pagkadungi pa rin yung finish niya. Yun, guys. So guys, isi-set na natin ang ating foundation. And ang gagamitin kong loose powder is the Nichido loose powder, and I'm in the shade Ivory Glow. So guys, first time ko itong gamitin, and marami na ako nakita YouTubers na nag-rave about this product. So ang gagawin ko lang, guys, is magpapat ako ng powder dito sa face ko. And gagamit tayo ng brush, guys, para tanggalin yung excess ng mga powders. So next, guys, is kilay, and ang gagamitin kong pang kilay is the Fashionbrow from Maybelline, and first time ko din tong gamitin. And nabili ko siya for 249 pesos yata, kasi nag-sale sila nun. Kukuha lang ako nung wax, and hindi ko gagamitin tong maliit na brush na nandito sa set, kasi parang ang hirap niyang gamitin. And guys, I'm in the shade dark brown pala, so maglalagay na tayo ng product sa kilay natin. Ang ginamit ko pa ng brush, guys, is the angled brush from Marinot. So, isi-set na natin yung kilay, guys, using this shade na nasa gitna. Powder to, guys, kaya gagamitin ko siya pang set. Para ma-set yung wax.
So ayan na guys, and ang susunod na gagawin ko is eyeshadow naman, and ang gagamitin kong eyeshadow is from Careline. And I bought this for 160 pesos, so what's on, and bagong-bago pa talaga siya guys, and i-open ko yung seal niya. Gusto ko bigyan ko nito kasi maganda daw to, and pigmented. So ito yung eyeshadow shades na nakuha ko guys. By the way guys, puro shimmer pala yung mga nandito, and walang matte. So kukunin natin tong shade na to guys, so. And ilalagay natin sa buong eyelid. Wala siyang fallout, and tignan nyo, parang cream eyeshadow siya. Ayun nyo, wala. Parang cream eyeshadow talaga siya, guys. Bakit mas kulay dito na sa'yo? Lagyan din natin sa kabila, guys, para pantay sila. And guys, maglalagyan lang ako nitong shade na to dito sa gitna. In fairness talaga sa eyeshadow na to guys, kumukulay talaga siya. Grabe ang pigmentation ng product na to. So ayan na siya guys, and maglalagay tayo itong shade na to dito sa lower lash line natin. Pero hanggang sa gitna lang yung lalagyan ko. Guys, ang ganda talaga ng pigmentation ng product na to guys. And sulit na siya for 160 pesos lang kaya kasi ang dami ng colors guys, kita nyo. And guys, first time ko palang gumamit ng Careline product, and so far okay naman tong eyeshadow palette nila. So guys, kukuha ako nitong shade na to guys, and ilalagay natin dito sa inner corners ng lower lash line natin, and lalagyan ko rin yung tear duct natin. Lalagyan ko na lang pala siya ng shade na to guys. I-mix ko yung dalawang kulay na to para mas maganda siyang tignan. And lalagyan ko na lang din ng itong shade na to yung tear duct ko. Tapos na tayo sa eyeshadow guys, kaya mag-a-eyeliner na tayo. And this eyeliner is from Maybelline, which is the Hyperink eyeliner. Guys, is maglalagay tayo ng false eyelashes. So, ito yung false eyelashes na gagamitin ko. So, guys, tapos ako maglagay ng false eyelashes. So, maglalagay na tayo ng mascara, which is the Maybelline Lash Sensational. So guys, tapos na akong maglagay ng false eyelashes, and maglalagay na tayo ng mascara, which is the Maybelline's Lash Sensational, and maglalagay na tayo guys. And wala rin kalimutan yung lower lash line. Contour. And ang gagamitin kong contour is the contour palette from Nichido. So, i-mix ko lang itong dalawang shade na to guys. So guys, mag-blush na tayo. And ang gagamitin kong blush is from Maybelline. So guys, may nabili akong strobing stick from Maybelline. Ang shade na nakuha ko is 02, which is pink. And first time ko din itong gamitin guys. So, ito pala siya guys. Ganyan siya kadami. Kukuha lang ako guys gamit yung fingers ko para hindi mo-move yung products na nandito sa mukha ko. So, maglalagay na ako sa highest point ng face ko. So, the last part guys is lipstick. And ang lipstick na gagamitin ko is from Maybelline, which is in the shade Touch of Nude. And lalagyan natin siya ng dark shade to sa middle part, which is also from Maybelline na lipstick. And the shade is Pretty Please. Guys. So far guys, maganda naman yung products na nabili ko guys, and bumibili lang talaga ako ng makeup pag nagsisale sila. So by the way guys, nakalimutan ko pala sabihin kung ano yung mga shades na available doon sa foundation na ginamit ko, which is itong foundation na to, and ilalagay ko na lang dito yung mga shades na available.
So that's it, guys. I hope you enjoy my video. And please don't forget to subscribe to my channel, like this video, and comment down below for any suggestions. Thank you for watching. Bye! So back to what I was saying. Could be us. Thank you.